Tangina mo rin sa hayahay ang buhay sa Cali Basco sa Intramuros sa Maynila. Sakto dahil holiday pa naman ngayon. Kaya ang ilang bakasyon tambay sa labas ng bahay, nagbabaraha. Holiday ngayon, di nag-relax-relax lang kami ng ano dito, laro. Kung hindi nagbabara, nagpapahangin ng mga inaalaga ang anak o di kaya naman ay nagbabasketball. Pero kung ang mga bagong pahayag ni Pangulong Duterte ang pagbabasehan, mukhang tapos na ang maliligayang araw ng mga tambay. Pag mag-standby-standby na sa inyo, umuwi kayo. Kaya pag hindi kayo umuwi, hatid ko kayo dyan sa pisina ni Pasig. O nang bahala, ilagay mo lang dyan. Talian yung kamay pati, ihulog ko yan dyan sa Donut, UB Street. Part of confronting people who do nothing and just idling around, they are potential trouble for the public. Si Aling Gina Sula, sang-ayon na hulihin ang mga tambay na nagiinom sa kalye. Pero hindi naman maiwasang mag-alala ni Aling Bibing Austria kung paano ang gagawing pag-aresto ng mga tambay. Paano raw ba pipiliin kung sino ang dadamputin? Maraming nakatambay na uliin ba yun? Dapat po bang uliin? Tingin mo? Oh, hindi. Tugon dyan ni PNP Chief Director Oscar Albayalde, swak sa banga ang mga nag-iinom sa kali at nagkukumpulan lalo na sa mga itinuturing nilang critical areas o yung mga delikadong lugar. Pero pwede raw palampasin ang mga tipong nagpapahangin lamang sa labas ng bahay. Ang sinasabi siguro na ating Presidente, yung talagang lalo na yung mga umiinom sa kalsada, yun, yung mga nakatambay, umiinom, yun, yung nagkukumpul-kumpul sa isang lugar, gano'n, yun yung ano yun. Kasi yung mga delikado, usually yung mga gumaganyan, yung mga pag may dumaan, manggugulo, pag na-kursunadahan, yan. Sabi ni Albayalde, ang basehan daw nito ay mga ordinansa ng mga syudad na ipinapatupad ng mga polis, pati ang anti-vagrancy provision sa revised penal code. Pero ang sabi ng Commission on Human Rights, taong 2012 pa ipinawalang bisa, ang probisyon laban sa bagansya na karaniwang ginagamit sa mga sexual workers. Kaya wala raw legal na basehan ang utos ng Pangulo na damputin ng mga tambay. Paglabag din daw sa maraming karapatan nito tulad ng right to due process at kalayaang makagalaw o right to liberty of movement. Bagamat ang mga tambay ay yun nga, maaaring maging potential na troublemakers, sa puntong iyon ay wala silang ginagawang krimen. At kapag walang ginagawang krimen, ay sapat na batayan ang kapulisan na huliin ang kahit sino man. Ito ay ginagarantiya ng konstitusyon at ng ating mga batas. Hindi kriminal sa mga tambay at napaka-delikado ng ganyang sitwasyon dahil maraming mga tambay na wala namang ginagawang masama. Pero pagtatanggol ng PNP, pinatutupad na ng pulisya ilang araw bago umupo sa pwesto ni Pangulong Duterte noong 2016 ang Oplan Rodi o Oplan Rid the Streets of Drunkards and Youth, kung saan pinaghuhuli na ang mga nakahubad at mga naglalasing sa kalye, lalo na sa Metro Manila, ang iba pinagpusha pa nga. Sabi ni Albayalde, gagawin na nila itong nationwide. Bawal na ang tambay. You can standby in front in your premises sa bahay mo, pwede. Ang bawal? Sa yard mo. Yes, yung sa labas, lalo na yung umiinom. So, yung mga nakahubad dyan kasama na? Yung yes, isa pa yan, nakahubad, umiinom sa mga public places. Yan. Ayon naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, gusto lamang ng Pangulo na mas mahigpit na ipatupad ang city ordinances para mapanatiling ligtas sa mga lansangan laban sa mga masasamang loob. Bilang abogado, alam naman daw ng Pangulo na kung wala namang nilabag na batas sa mga tambay, hindi raw sila dapat arestuhin. Gayunman, mas gugustuhin daw ng Pangulo na magsiwian na lamang ang mga pakalat-kalat sa daan para mahadlangan yung may mga masamang intensyon.